So guys, habang hinihintay ko yung asawa ko, pag-uusapan pala natin yung about sa ano sa travel tax. Ayan, and then sa port of entry ko dito sa USA. So sa travel tax guys, Terminal 1 po kami ha, na IA Terminal 1. So pagpasok namin doon, pinakita ko kasi first time ta-travel lang ako. So pag unang-unang pagpasok mo sa loob ng airport, hahanapin sa iyo yung passport mo, titignan ng lady guard or ng guard yung passport mo, yung visa mo, and then yung ticket mo, ticket itinerary mo pala. And then pagpasok mo doon, titignan mo kung anong airlines ka, yung eroplano, ganon, anong number or pangalan. Kasi may mga code yun eh. So, ayun, tinignan namin, and then pumunta kami sa airlines namin. Yung airlines namin kasi Saudia. So pagpunta namin doon, dala-dala ni asawa ko yung passport ko. Tsaka yung passport niya, so pinakita niya dun sa airlines. Ngayon, tinanong ako ng lady doon kung meron daw ba ako yung pinakita niya na small na paper. Alam ko para yun sa mga ano eh, yun yung sa travel tax. And then, sabi niya, magbayad daw muna ako ng travel tax bago ko daw makuha yung plane ticket ko. So, pumunta kami sa travel tax. Anyway guys, hindi naman kayo mahihirapan doon kasi mayroong nakalagay doon na malaking nakasulat doon. May malaking nakasulat doon na travel tax. So, pupunta ka doon, bibigay mo yung passport mo. And then, ang babayaran mo is 1,620 pesos. So, may dala-dala akong 2,500 yun, guys, na Philippine money. So, 1,620 lang yung babayaran mo na travel tax. So, ibibigay mo yung passport mo, and then, ayun, i-encode nila, tatawagin yung pangalan mo, ibibigay yung resibo mo. And then, pagkabigay ng resibo mo na nakabayad ka na ng travel tax, pupunta ka sa airlines mo. So, pumunta kami sa airlines namin, binigay ng asawa ko yun, and then, nakuha na namin yung plane ticket ko. Ayun, guys. And then, pagkatapos nun, papasok ka na sa loob. So, sa immigration. So, bago ako nakapunta sa immigration, yung lady guard na naman, meron na naman siyang sinabi na kailangan pilapan para sa ata yun sa tawag dito. May pipilapan yun eh. Para makapunta ka sa immigration. So, pinilapan ko doon yung information ko. And then, ayun na, pumila na kami sa immigration. So, habang naghihintay ako doon, guys, ayun, tinawag. So, habang nakapil ako sa immigration, ayun, tinawag na yung pangalan, ayun, tinawag na ako. So, pumunta na ako doon. Medyo stricto yung ano, guys, medyo stricto yung lalaki nag-interview sa akin sa immigration. Hindi siya ngumingiti. So, binigay ko yung pinilapan ko na maliit na pamphlet. And then, binigay ko yung passport ko. Tinignan niya, chinek niya. Si asawa ko pala, nandun siya nakaabang sa akin, nakatapat siya sa akin. Kasi doon siya sa my foreign eh, sa my foreign siya nakapumila. Ako dito sa, ano, sa mga Pilipinos for immigration, ganun. Ayun na. So, tinanong ako ng officer, kailan kami kinasal ng asawa ko? Ayun, sinabi ko. And then, wala naman siyang magaanong question sa akin, guys. Yung kasal lang namin, tinanong niya. And then, tinuro niya yung asawa ko. Sabi niya, kasi si asawa ko nakatayo nga doon, di ba, hinintay ako. Sabi ng officer, siya ba yung petitioner mo? Sabi niya. And sabi ko, yes po, he's my husband. And then, yun lang, guys. Tinanong niya ako kung may CFO ba ako. So, yung sa envelope ko, nandun yung temporary CFO ko, naka-print siya. So, yung envelope ko, transparent kasi siya. So, pinakita ko lang na ganun. Hindi niya pinalabas sa akin or hindi niya kinuha or tinignan yung kan ko. Basta kitang-kita doon yung certificate of, yung certificate ko ng CFO. Kitang-kita doon. And then, ayun guys, tapos na guys. Ayun guys, pinicturean niya na ako. And then, ayun. Sabay na kami ni asawa habang naghihintay kami ng flight namin. Tapos, ito na nga. Sa port of entry ko. So, sa port of entry ko, guys, is sa Washington, Dallas International Airport.
So, yan yung port of entry ko. Ang port of entry mo, guys, is kung saan ka unang bababa sa USA. O, sa akin, ang port of entry ko is yung Washington Dallas International Airport. So, yun, guys. Pagkababa ko dun, guys, pumunta ako dun sa border control for diplomat. May mga ganun, eh. So, pumunta ako dun. Nilabas ko yung passport ko. Ay, so pagkababa namin, guys, sa Washington Dallas International Airport, ayan, tinuro sa akin ni asawa ko kung saan way ako pupunta. So, doon ako pumunta sa yung may, ano, may nakalagay na diplomat. Para sa mga ano yun, guys, yung mga travelers na papunta dito sa USA. Parang ano din yun, sa border control. Ayun, sa border control. And then, si asawa ko naman doon siya sa global entry kasi may global entry si asawa ko. So, sabi niya, hintayin na lang daw niya ako doon. So, yun, pumila ako, guys. So, sinabi sa akin sa, kwan ako, sa number 46. So, pumila ako sa 46. Kaso, yung nauna sa akin, ang tagal eh, nagkaroon ako ng problema, guys. Bali, ano yun, yung mag-iina, tapos dalawa. Inanay, tapos dalawang anak na lalaki. So, ang tagal, guys. Ang tagal ko naghintay. Pumila doon. May mga kasabayan pa ako. Ngayon, sabi nung officer doon, ay yung guard doon na nagbabantay, sabi niya, balik, punta na lang daw ako sa, ano, 47. Window 47. So, pumila ako sa 47. Ayun, pumunta na ako. A lady officer yung nag-interview sa akin. So, kinuha yung passport ko. And then, binigay ko yung passport ko. And then, chinek niya. And, ano, actually, guys, well, hindi ako nahirapan. Ang bilis lang talaga. Super smooth lang ng port of entry ko. So, tinanong niya ako, what is your address here in the USA? So, sinabi ko yung complete address ko. And then, tinanong niya ako kung... Kasi habang tinatanong niya ako, tinitignan niya yung sa site. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, guys, di ba, wala akong yellow packet. Electronic application ako. So, lahat ng, ano ko, ng... papers ko is nasa kanila na, nasa server na nila, automatic na yun. I-code lang nila doon yung visa number ko or yung registration number ko, ganun, para makita nila. So, tinanong niya ako kung may alcohol ba daw sa luggage ko, sabi ko wala po. Then, tinanong niya kung meron daw ba akong mga need na i-declare sa luggage ko, sabi ko wala po. And then, meron daw ba akong pera na worth more than $10,000, sabi ko wala po. And then yun, okay na. Sinabi niya sa akin yung visa ko is good for 1 year. Sabi niya ganito ganyan. And then kailangan ko daw pwede daw akong lumabas pasok gamit yung 1 year visa ko daw. Yun yung pinaka green card ko muna. Temporary green card ko for 1 year yung visa. So, tinataka niya na yung passport ko, guys. Yun, guys, pumunta na ako sa luggage. Eh, hindi ko nakita sa asawa ko dun sa luggage, sa mga baggage. So, ang nangyari, pumunta ako dun sa exit. Lumabas na ako, guys. Tapos na, iwan pala yung asawa ko. Nandun pala siya sa loob pa. Hinihintay niya ako. Nandun pa pala siya sa loob. Hinihintay niya ako. Yun. Medyo naasar siya. So, yun guys. Yun lang yung port of entry ko guys. And yung travel tax. So, sana nakatulong itong video ko guys. And good luck sa mga magta-travel dito sa USA. Kung meron po kayong mga tanong or question, just comment down below po sa comment section. Okay guys? And please like and subscribe. Don't forget po. Okay? Thank you and bye! Hey, thanks for tuning in for this episode of Kalbo&Ooni's Fil-Am Life. We'd like you to like, comment, subscribe if you would. We really appreciate it. That's all for now. God bless and see you next time.